hindi siguro masama bumili ng mga luho paminsan-minsan, lalo na kung may extra budget ka pa. Bakit hindi? Pero paano kaya sa kaso ng mga bilyonaryo sa buong mundo sa hindi mabilang na pera nila sa banko, saan kaya nila ito ginagastos? At ano ang mga bagay na trip nila? Narito po ang 10 bilyonaryong bumili ng mga kakaiba at nakakalulang mga bagay na talaga naman kakamahan nyo. Bago po tayo magsimula, nakikisuyo po sana ako sa inyo na i-like ang video nito. Malaking bagay po yan sa channel natin. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at pakit na rin po ang notification bell para sama-sama na tayo. Simulan na po natin. Number 1, Bill Gates, co-founder ng Microsoft at ang pangatlo sa pinakamayamang tao sa buong mundo na may kasalukuyang net worth na $120.1 billion at ang nagmamayari na pinakamahal na diary o libro na naibenta sa buong mundo, ang Leonardo da Vinci Scriptures. Binili ni Bill Gates sa isang auction noong 1991 sa halagang $30.8 million o 1.4 billion peso. Ang libro ay naglalaman ng samot-samang impormasyon tungkol sa mga ideya, imbensyon at pag-aaral ni Leonardo da Vinci noong 16th century. Ito ay pwede makita sa Victoria and Albert Museum sa London. Number 2, Elon Musk, ang CEO at kilalang nagmamayari ng mga kumpanya tulad ng SpaceX, Tesla, Neuralink at marami pang iba, at ang pangalawa sa pinakamayamang tao sa buong mundo na may net worth na $143.9 billion. Kumpara sa mga susunod na bilyonaryo sa bidyong ito, ang bagay na nabili ni Elon Musk ay hindi kalakihan ng presyo. Gayon pa man, karapat-dapat pa rin ito sa listahan natin. Napag-trip ang bilhin ni Elon Musk sa isang mag-asawa ang James Bond submarine car na nakakalaga ng $1 million o 48 million peso. Nabili ng mag-asawang sasakyan sa isang blind auction noong 1989 sa halaga lamang $100. Laking gulat nila na ang laman na kanilang nakuha ay isa palang sasakyan na ginamit bilang isang props sa sikat na pelikula, at nagtuloy pa ang kanilang swerte nang mabili ito ni Elon Musk. Number 3, Mukesh Ambani, isang billionaire businessman at ang pinakamayamang tao sa India na may net worth na $76.3 billion. Mas nakilala sa buong mundo dahil sa pinagawa niyang bahay sa India na nakakahalaga ng $1 billion. At ito ay tinawag na Antilia, natapos gawin noong 2010. Ang bahay o gusaling ito ay may 27 stories building at may sandamakmak na amenities tulad ng 3 helipads, 168 car garage, 9-speed elevator, sinihan na may 50-seat capacity, ballroom at marami pang iba. Dinisenyo nyo din ang building ito para makayanan ang isang malakas na lindol na pwedeng umabot na hanggang magnitude 8. Ito pa, ang value ng Antilia ngayon ay nakakalaga na ng $2.2 billion, na tinagurian na pangalawa sa pinakamahal na residential property sa buong mundo. Ang tindi, di ba? Number 4, Mark Zuckerberg, CEO ng Facebook at ang panglima sa pinakamayamang tao sa buong mundo na may net worth na $98.5 billion. Si Zuckerberg ay nakabili naman ng isang napakalawak na lupain sa Hawaii noong 2014. Binili niyang lupain na ito na may dalawang magkahiwalay na parte. Isa ay ang 357-hektaryang sugarcane plantation, at isa naman ay may 393-hektaryang lupa sa Pila Beach na nakahalaga na tumataginting $100 million. Nabalitaan nagpatayo din dito ng malaman siya na bahay para sa kanyang pamilya. Mukhang ayaw yata ng kapitbahay ng CEO ng Facebook ah. Gaya nga sa kalaman ng karamihan, napaka-pribadong tao ni Mark Zuckerberg. Number 5, Jeff Bezos, CEO at President ng Amazon at ang pinakamayamang tao sa buong mundo na may net worth na $185 billion. Bukod sa hindi mabilang na ari-arian, naisipan naman bilhin ni Bezos ang isang kilalang newspaper company na The Vaunted Washington Post sa halagang $250 million. Dating pagmamayari at kinokontrol ng isang kilalang pamilya sa US ng halos 80 taon. Ang diary ding ito ay tinatangkilik ng karamihan sa Amerika. Malaki din kasi ang nagiging influensya nito sa tuwing sumasapit ang eleksyon. Ayon sa mga ulat, umamin si Bezos na biglaan lamang ang pagkakabili niya sa newspaper company na to. Number 6, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, ang presidente ng UAE and Amir Abu Dhabi at may kasalukuyang net worth na $15 billion. Naging tatak na sa mga mayayaman ang pagkakaroon ng yate, at hindi papahuli dyan ang presidente ng UAE. Sila lamang kasi nagmamayari ng pinakamahal at pinakamagarbong yate sa buong mundo na ginastosan niya ng $600 million lang naman. Ito ang Azam, na may samot-saring features tulad ng missile defense system,
bulletproof master suite at naglalaki ang mga amenities. Sa sobrang laki nito, hindi mo akalain na ito ang pinakamabilis na yate sa buong mundo. Carl Slim, isang billionaire businessman mula naman sa Mexico at minsan din naging pinakamayamang tao sa buong mundo noong 2010 hanggang 2013. May kasalukuyan net worth na $59 billion. Hilig naman ng mamang ito ang mangolekta ng mga bagay na likha ng sining. Sa katunayan, nagpatayo pa siya ng sariling art museum upang masilayan din ng mga tao ang paborito niyang mga obra. Umabot na ng 66,000 ang kanyang koleksyon na nakakalaga ng $800 million. Karamihan sa kanyang mga koleksyon ay mula pa noong 13th at 19th century na ginawa ng mga European at Mexican artists. Number 8, Steve Ballmer, isang businessman at ang dating CEO ng Microsoft. Net worth ay $75.8 billion at ikasampu sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Lalo pa naging matunog ang kanyang pangalan na bilhin niya ang isang kilalang NBA team, ang LA Clippers. Noong 2014, naging interesado si Ballmer sa pagbili ng isang basketball team at nakuha nga niya ito sa halagang $2 billion. Ibang klase. Number 9, ang Sultan ng Brunei. Hindi ko alam kung tama pagkakabanggit ko pero ang pangalan niya ay Hazanal Bokaya. Ang net worth ay nasa $20 billion. Hindi rin nawawala sa pagiging mayaman ang pagkakaroon ng mga magigara at mga modelong sasakyan. Hindi pa dadaig dyan ang ika-29 na Sultan ng Brunei. Hindi lang kasi 50, hindi lang 100, at hindi lang 1,000 ang mga sasakyan na meron siya. Ang kanya kasing private car collection ay umabot na ng 7,000 units na nakakalaga lang naman ng $5 billion. Dupit. Eto pa, hindi lang basta-basta ang kanyang koleksyon dahil karamihan ng mga sasakyan dito ay napaka-rare. Ilan lang dito ang mahigit sa 600 na Rolls Royce, 515 Mercedes-Benz, 450 na mga Ferrari, at napakarami pang iba. Pambihira talaga. At ang panghuli po sa listahan natin, number 10, ang prinsipe ng Saudi Arabia na si Al-Wahid bin Talal na may net worth na $16.3 billion. Mula sa mga sasakyan pandagat at panlupa, nasa listahan din natin ang panghimpapawid. Hindi na rin kasi bago sa mga bilyonaryo ang pagkakaroon ng private plane. Subalit sa kaso naman ni Prince Al-Wahid, talaga naman malulula ka dahil nilevel up pa niya ang pagkakaroon ng sariling aeroplano. Siya ay magsasakuyang Boeing 747-400 na nabili niya sa halagang $220 million. Hindi pa siya nakontento doon at bumili naman ng A380 double-decker Airbus na nabalitaan na nakahalaga ng $319 million. Hindi lang yan dahil pinakustomize pa niya ito at pinalagyan ng sandamakmak ng mga branded features at tinaguriang itong Flying Castle. Ang sumutotal na nagastos ng prinsipe sa pamusong aeroplano na ito ay nasa $500 million. Ang tindi, diba? Kung nagustuhan niyo po ang ating episode ngayon, huwag niyo po kalimutan mag-like sa video ito at pasubscribe na rin po sa channel natin at huwag po kalimutan i-hit ang notification bell. Maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat po lagi. Kakaiba ito.